ito yung aking nabiling bangus. Ngayon ay pupunta tayo sa Pampanga para sa kanilang exotic food na kilalang kilala. Ito bangus, so lilinisan ko itong bangus. Hi guys! Maglulutuin na natin yung isang exotic food ng Pampanga. So, unahin natin ilagay ang luya. Ayan yung ginger. So, may dalawang version po kasi ng pagluto nito. Mayroong iba, yung sa Tagalog version, ano, wala siyang luya. Ayan. Pero yung mga original Kapampangan, ayan, may luya po yung kanilang version. Then, lagay natin yung sibuyas. Ayan. And then, yung bawang. Ayan, yung ating garlic. Hindi kumpleto ang ginisa kapag walang garlic. Sunod natin ang ayan, kamatis. Ayan, tomato. So, ayan yung version na may luya at kamatis. Sa iba kasi, yung ibang version ng Tagalog, mix Kapampangan Tagalog, ay may only garlic and onion lang. Walang kamatis at walang luya. So, ito namang version na to yung i-try natin. Ito yung legit Kapampangan version. At ilalagay na natin ang ayan yung ating fermented na fish with rice. So ayan guys yung isda. Ayan. Ayan. Sa mga Pinoy na laging yung mga nanonood kay Idol Romy Katakutan, yung nagbo-vlog na milyonaryo sa Pampanga. Isa ito sa lagi niyang, ayan, sabi nga niya, yung burong walang kamatayan, na laging may kamatch na tilapyang, pritong tilapya, na wala rin kamatayan. Kasi continuous yung kanyang pag luto nito, paggawa ng buro, pagpapakain dun sa mga tao na bumibisita sa kanyang farm. Huwag ako nagpa-vlog, kaya na yun. Sa hindi aware dun sa buro, ito yung laging niluluto, isa sa niluluto ni Idol Romy Katakutan ng Pampanga. So, ayan, maglalagay tayo ng ayan, tubig. At pakukuluin natin ito hanggang sa maluto yung isda, hanggang sa matunaw, pati tinik siya wala. So yan, ito po isang klase ng condiments o exotic condiments ng mga Kapampangan. Nabili ako ditong bangus. So, aking lilinisan at gagawa tayo ng
exotic food na kilala sa Pampanga. So, after ng Dagupan, punta tayo sa Pampanga. So, lilinisan ko lang itong bangus. So, yan guys, nalinisan ko na yung bangus. Naalis na natin yung bituka, hasang, at yung ibang mga dugo-dugo. So, ngayon, ano natin siya na huhugasan natin sa suka. Ayan, para mawala yung kung ano mang bakterya. Ayan. So, I use sukang puti, white vinegar lang. Ayan, hugasan natin. And then, ayan. So, parang nagdaing na bangus. Ayan. After kasi, aasinan na natin. So, ito na. Ayan. So, malinis na yung ating bangus. At lalagyan ko ng, kuha ko ng asin. At aasin na natin. Try natin hugasan sa suka at lagyan ng asin. Uhugasan po natin sa ulit. Malinis na yung ating bangus. Ngayon, meron tayong isang malinis na container. Ini-sterilize ko to. So, ilalagay natin dito yung ating bangus. Pwede pong gumamit ng ibang isda like tilapia. Pero commonly, masarap na talagang ginagamit ng mga kapampangan ay noon ay dalag. Dahil madalang na yung dalag, so itong bangus yung aking kinamit. Then, next yung, iyan natin isa. So, ganun din yung step, lalagyan natin ng asin. So, konti lang asin kasi nga, ating itong ibuburo. Buro po yung tawag dito sa process na to. Ayan. Kung nakikita nyo po yung binablog lagi ni Romy Katakutan, yung sikat na vlogger na lalaki ng Pampanga. So, ganito po yung lagi niyang niluluto na burong isda. So, ganito yung pag-process. Ayan. So, i-cover na natin siya. Cover natin. At titingnan natin siya ng ibuburo natin siya ng mga 3 to 5 days. Kasi pagka hindi masyadong maalat, mga 3 days lang, pwede na nating lagyan ng pinakakanin yung ating isda. Ay, sorry guys. Ayan. So, itatahap lang natin mabuti. Ayan. Kailangan nakasealed siya para hindi siya pwedeng pasukan ng bakterya o malangaruan. So, ito lang guys. And then, after nito, yun, bibilang tayo ng 3 to 5 days. Hi guys! So, ito na yung inasinan nating isda o yung bangus na mga balit 4 days to. Ayan. So ngayon, lalagyan na natin siya nung pinakakanin na nakikita natin doon sa burong isda.
So, yan. Ililipat ko lang siya ng lalagyan. So, ikakat ko lang tong ating isda. Ayan. I-divide ko sa dalawa. So, gagawa ako ng dalawang klase ng lalagyan. Ito yung isang paglalagyan natin ng buro para doon sa buo. And then, meron akong clear na jar dito para naman dito sa ating sinapchap na maliliit na slice ng isda. So, kasi iniliitan ko kasi nga para dito maliit yung hindi ganun ka-wide yung ating jar. Ayan, so dito makikita natin everyday yung development ng ating buro. So, simulan ko nang maglagay ng kanin. So, from this jar, lagyan natin ng konting salt. Ayan. At syempre, ayan, maglalagay na tayo nung ito yung ating rice. Ayan pala guys, medyo na sunog ng bahagya yung gilid. Pero dapat kasi ito medyo yung malambot. Ayan. So, kuha pa tayo ng isa. So, ayan. So, ikaganyan lang natin. Ayan. And then, ayan, ilalagay natin yung ating isda. So, malinis yung kamay ko. Ayan, bali kasi ito, inano ko ng hot water, parang binanlian, sterilize. At hinugasan ko na rin yung kamay ko sa gamgam na tubig na amoy nung. And then, ayan, next is, lalagyan na natin to ng rice. And then, mag-pinch ng salt. Yung kapag ka gusto nyong agad umasim yung inyong buro, kailangan huwag tatapangan sa salt. Kasi matagal siyang mape-ferment. So, yan. Lagay ulit tayo ng kanin rice. So, ito yung favorite lagi ni vlogger na si Romy Katakuta ng Pampanga. Yung sikat na vlogger, kung napapanood nyo po siya yung video niya. Na trending yung ating kapwa vlogger na yun na si Idol Romy Katakutan. May pispan kasi siya, kaya lahat ng sa sobrang dami ng kanyang harvest na isda, ginagawa niyang buro. At typical talaga sa mga Kapampangan yung buro. Burong isda, burong hipon. And then, ipipress natin siya. Kailangan na press, makapress, nakapress po. Kung gusto niyo po siyang dagdagan ng mas maraming kanin, pwede. Pero ako, ganito lang siya kadami kasi nga isa lang yung aking isda. Pero pwede po siyang magdagdag. Ayan. Atin yung isa naman. Kami tayo ng container na may sip ito, yung may ziplock. So, ayan. Kung walang ziplock, pwede niyo pong lag-cover ng plastic. Then, tsaka nyo tatakipan. Para talaga sealed. So, dahil to yung nakasiplak talaga, ayan. Yung aking ginamit. So, ayan.
Hintayin na lang natin yung days. Pwedeng 5 araw hanggang 1 week. Yan. Kung ano yung, kung maasim na, pwede na siyang iluto. So, yan guys. Inasinan ko ulit yung ating isda. Kasi medyo patatagalin natin to. Kasi nga, may isa pa. So, mas kailangan hindi siya magsabay ng pag-preserve. Kasi para may una tayong isang unang lulutuin. And then, after that, pag kailangan natin, eto namang isa. So, ito medyo tatapangan ko sa asin. Same process. Katulad dong nasa square, rectangle jar, ganun din yung gagawin. Kaya lang this time, dito sa transparent na jar ko ilalagay. So, tulad nung pag-process doon sa ano, ganun din yung gagawin ko dito. Le-layer ko lang. So, yan, gawin na. Yung first layer, gigyan na natin ng ayan, oh, rice sa loob. At kailangan i-press na mabuti. Ayan, i-press lang. And then, ayun, maglalagay na tayo nung isda. And then, layer ulit ng rice. So, press until masiksik. At sunod ulit, ganong process ulit. So guys, ito na yung last nating slice ng fish. So, lagay ulit tayo ng yan. Put rice again on top. So, this time, mas marami na yung ilalagay ko sa ibabaw ng, ayan, more rice on top. So, again, i-press ang mabuti para walang air yung loob. Ayan. So, ayan guys, yung ating, ayan. Oh, ayan yung ating finished product. So, pwede naman tong mas maraming rice, pwede siyang punuin. Ayan, oh. So, ayan yung isda. Ayan. And then, i-cover na natin siya. Ayan po, lalagyan lang natin nung cling wrap. Ayan. Para selyadong mabuti. Ayan guys. Bago natin siyang takipan. Ayan. So, nakabalot na ng cling wrap at tatakipan na natin. Ayan. At pwede rin ulit na balutan pa another ng cling wrap. So, yun yung gagawin ko. So, yan guys. So, yan. May binalutan ko na. Ito, nabalutan ko na po siya ng another cling wrap. So, wala talagang makakapasok na makakasingaw itong ating processed food na to. Na exotic. Ito, na exotic food. So, ito yung burong isda. Na exotic food ng Pampanga. So, mag-wait tayo ng ilang days, mga depende kasi hindi ko na ito mata, medyo ma-salty to, so medyo siguro 7 days abutin ito, or more than 7 to 10 days na pwede na siyang lutuin. Yung isa, ito yung nasa ating rectangular jar, babalutin ito, i-cling wrap po din to. So yan. Ito hindi ko gano'ng inano kasi ito yung una kong iluluto. Pwede nga pala itong lagyan ng food
coloring. Yung pero sa Pampanga, yung ginagamit nilang brand na pangkulay ay kung tawagin nila ay yung angkak. Red o pink na magre-result into pink color. Ayan. Or pwede rin naman gumamit ng atsuwete pag lulutuin na para hindi siya kulay puti. So, yun lang guys at ano, hanggang sa wait natin ng ilang days at iluluto natin to. So, habang hintay nating lumapot o yung consistency nito makuha, ay shout out ko lang po yung mga legit na Dawar Cuds natin. Shout out po kay Nayab's Kitchen, Wonder's Kitchen, kay Millet Vlogs, Arthur Blanco, Yours Adventures, Inday on Life o Mamalu. Shout out po Easy Cooking with Iwin in Canada, si Kuya AAG, Mix Vlog, shout out, Domi Catch and Cook, and dun sa mga new followers, welcome to Mom Chicon, stay happy, and shout out sa inyong lahat. See you again sa ating susunod na video, and siguro shout out ko rin po yung mga new followers. In addition, shout out ko nga rin pala yung isang ating followers na hindi ako sure kung Cambodian siya or Vietnamese, si Food Leo Ngoc TV. Yun, so tama ba yung pronunciation ko? Si Food Leo Ngoc TV. Yan, shout out sa iyo. So ito, luto na yung ating isang Pinoy kabalen exotic food. Yan, Pampanga exotic food ng Pampanga, isang klase ng condiments. Sana po sa mga nanonood, paki-comment lang po kung yung mga nag-followers, kung saan, kung taga saan kayo, para alam ko rin kung saan nakarating yung ating video. At sa iba pang followers na may mga exotic food doon sa lugar nila o sa province, sa town nila na recipe, ay pwede nyo pong i-requestahan at aking lulutuin. Basta affordable po yung mga ingredients. Ayan. So, thank you guys for watching and see you for another exciting, interesting recipe. Bye!